May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. Ang gabi nagmaliw ng ganap, at lumipas na ang magdamag. Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Numiti na ang pag-asa sa umagang anong ganda. May bagong silang, may bago ng bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad. Just walking through towards the stage of the BBM Sara Tandem Unit Team. A lot of people are standbying for the arrival of BBM. Senator Will. At the rooftop of the Sabies there. Being supporters, yes. Yes, as I walk through yes, supporters are blocking the bay wall. BBM. Yes, BBM. Yes. Yes. For the win. For the win. Hi. Hello. Dito na yung mga katropa from Poropoy. There.
Yes. BBM. Yes. BBM. Yes. Right. Okay. Thank you. Array of supporters. More and more. Yes! Right! Oh, sorry. And there's a place for the food. And all supporters here, welcome to Baywalk. Hello. Hello. Hello, kumusta? BBM supporters. Yes. And this about the stage. Supporters blocking Bong Bong Marcos for the sure win. And the food alley over there. Data siguro, sumang po ito na kita nyo eh. Gadunga gorjada. Sit down.
Pagdating dito, pakitang-kita. Yan. Sabagay.
Pilipinas, humpong ng pagbabago, lakas, CMD at pwersa ng masa Pilipino para bumuo ng alyansa na tinawag nilang unity. After so long the negotiations, things eventually ended up with the Bongbong Marcos Sara Duterte tandem. Marcos and Sara Duterte confirmed their tandem Tuesday evening. Ang partido ay pag-alyansa at hindi ng suporta para kay Bongbong Marcos at para sa akin. Sa Kongreso at representante ng Sagip Poitales. Mayakda ng mga batas para sa libreng tuition fee sa state universities and colleges, libreng irigasyon para sa magsasaka at ang trino. Na nagpapadaan tayo ng datay ditoy. Apay, na datay ditoy, kaputan ni Bongbong. Kami na po ay ayatin tayo amin datoy country na nakayanakan tayo, Apo.
ay ayatan tayo ti Pilipinas. Kaya tayo. DBM Sara Unity in this grand rally that we are holding here tonight here in our beautiful province of La Union. Tunay na pagkakaisa at pag-unlad. Pero yung sinabi ni ko kanina, eh gana yung isa, sabi na, sa yung boto ko, basta sa akin si Sandro. Sabi ko, tatlo yung anak ko, pwede ba ako kumuha ng tatlong boto sa'yo? Bayad din. Pero ganun ang pakiramdam ni The Motorcade, kaya po, kung may kunting galos, wala po yan, parang halik na po ang pakiramdam ko dyan. Mababawi ito kung hindi sa pagservisyo sa taong bayan, sa pagservisyo sa inyo, pagservisyo sa bawat mamamayang Pilipino, at pagservisyo sa Republika ng Pilipinas. Nakita niyo po ang aking kasama ko, ang aking naging partner po, si Mayor Inday Sara Duterte. Nakita niyo, magkasama po kami, nagpadala siya ng kanyang mensahe. At alam niyo po, lagi ko pong sinasabi na sa lahat ng mga presidential candidate, ako na ang pinakamapalad. Dahil ang naging vice president ko, ang naging kapartner ko dito sa kampanyang ito, ay hindi lamang itong magagaling na mga senador, kung hindi pati ang pinakamahusay, ang pinakamatapang, ang pinakamagaling at bukod po sa lahat ay pinakamalalim ang panindigan sa pagmamahal sa Pilipinas, si Mayor Inday Sara Duterte. Kami po ay napapag-usapan namin dahil ang pandemya ay nag-iwan ng krisis sa ekonomiya. Kaya kailangan po natin, marami po tayong kailangan gawin. Kailangan po natin tulungan ang mga maliliit na negosyo. Kailangan po natin tulungan, kailangan po natin pagandahin ang ating healthcare, yung ating pag-alaga sa ating mga may sakit. Kailangan natin ayusin ang ating agrikultura dahil maraming may bibigay din na trabaho na. Ang industriya ng turismo na pang-importante dito sa healthcare na magkaroon ulit ng turismo para magkaroon ulit ng trabaho. Kailangan natin ayusin yung problema ang napanggit na mataas ang presyo ng kuryente. Kailangan po natin ayusin ang infrastruktura natin, yung mga airport natin, yung mga puerto natin, pati yung internet natin, kailangan po natin ayusin. Kailangan mas mabilis, mas mula, at lahat na meron. Kaya marami po tayo kailangan gawin para masabi natin na tayo ay nakarecover na dito sa krisis ng pandemya at sa krisis ng ekonomiya. Ngunit, alam naman po natin na kung isang tao lamang, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, kahit gaano ang pagkatapat niyang pagmamahal sa kanyang kapwa Pilipino, sa isang tao lamang. Kahit na yung ating pamahalaan, kung sila lang ang aasahan natin, ay hindi kaya na yung sila. Yung mga mayayaman ng populasyon, tungkol niya, ngunit isang kung sila lang ay hindi pa rin kaya. Ang kailangan po natin ay pagsama-sama natin, ipagkukulog natin lahat ng galing, lahat ng sipag. Kahit anong hamon ang dadalhin ng kasaysayan dito sa Pilipinas. Tignan niyo naman po, pag pinag-aralan natin ang kasaysayan ng Pilipinas, lahat ng mga krisis, lahat ng sakuna, lahat ng hamon na nagkaroon tayo dito sa Pilipinas ay naharap natin at tayo'y nakaraos dahil tayo ay nagkaisa. Kaya tapat ang aking paniniwala para tayo ay umahon dito sa ating kahirapan ngayon ay kailangan ng unang hakbang ay tayo ay magkaisa.
Dahil po, hindi naman kaya ng kahit sino isang tao, ngunit kaya ng Pilipino kahit anong iharap mo. Basta nagkakaisa at nagkapit-bisi at nagtutulungan ang mga Pilipino. Kaya po, sa aming pag-iingon, isinisigaw po namin ang sarap ng unity. Inisigaw po namin ang adhikahin namin ng pagkakaisa. At nakikita po naman namin na maganda at mainit ang magtanggap dito sa mensahe ng pagkakaisa ng ating mga kapatid. Dahil nga naman, hindi naman siguro ka tanataka. Dahil ang mga Pilipino ay hindi naman po palahay. Ang mga Pilipino naghahanap pa ng gulo. Ang hanahanap lang naman pa'y mga Pilipino ay magkaroon ng disenteng buhay. At